Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahan ko po ngayon si Kuya Boyet ng Deuteronomy chapter 34 verse 1-2. At sumumpa si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo sa taluktok ng Tiga na nasa tapat ng Jericho at tinuro ng Panginoon ang buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan. At ang buong Mipaktali ay lupain ng Ephraim at ng Manasis at ang buong lupain ng Joda hanggang sa dagat kalunuran. Amen. Magandang gabi po ulit at muli tayo po mag-share sa ating daily devotion dito sa Deuteronomy chapter 34 verse 3-4. Ang katimugan at ang kapatagan sumakatuwid ay libis ni Jericho, ang lungsod ng mga palmera, hanggang Suar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa inyo, ibigay ko ito sa kanilang lahat. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 34 verse 5-6. Sa ngayon, si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Maob ayon sa salita ng Panginoon. At kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-Peor, ngunit sinumang tao ay hindi nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Amen. Nababasahin po, Deuteronomy chapter 34, verse 7-8. At si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kaniyang matay hindi lumabo, ni ang kaniyang talagang lakas ay humina. At iniyakan ng mag-anak ni Israel si Moises sa magkapatagan ng Moab na 30 araw. Sa gayon, natapos ang mag-araw ng pagtagis sa paglulukaksa kay Moises. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ay makikita sa Deuteronomy chapter 34 verses 9-10. Ito po ang nakasulat. At si Jusi na anak ni Nun ay napuspos ng diwa ng karunungan sapagkat ipinatong ni Moises ang kanyang mga kamay sa kanya at dininig siya ng mga anak ni Israel at ginawa nila ang gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghan na inuutos ng Panginoon gawin sa lupa ng Ehipto kay Faraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang buong lupain. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ang makikita sa Deuteronomy chapter 34 verse 11. Isinugo ng Panginoon si Moises para gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto laban sa Faraon, sa kanyang mga opisyal at sa buong bansa. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Hali po, magandang pagpapalang gabi po at humapin kong babasahin na natatagpuan sa Deuteronomy chapter 34 verses 12. Ito po yung kamatayan ni Moises. At doon sa 33, ito po yung bago siya na umatay, na nabaspasan niya pa ang bansang Israel, ang lipi ng mga Israel. Marami pong salamat at ito pong huli. Sabi dito sa chapter 34 verse 12, walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihira mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng mga salita. God bless.